nagbabalik po ang inyong kasosyo sa negosyo. So, another pangnegosyong recipe naman po ang gagawin uli natin ngayon. So, gagawa po tayo ng cheese bread. Pero, ito po ay gagawin natin ng mano-mano lang or mamasahin natin ito gamit ang kamay. So, isa po ito sa paboritong tinapay sa mga bakery. So, para po simulan ang ating paggawa ng cheese bread, kailangan lang natin ng 1 kilo ng first class flour. 'So dito natin 'to ilalagay sa gitna yung iba pang ingredients natin. So maglalagay tayo dito ng 2 cups ng water. Two teaspoon ng asin or salt. 3/4 cup ng sugar and 1/4 cup ng vegetable lard or shortening. Maglalagay din po tayo dito ng 1 tablespoon ng margarine or kung gusto niyo naman ng medyo susyal, butter po ang ilagay nyo. And 1 tablespoon ng yeast at 1 tablespoon din po ng baking powder. So, tunawin lang po natin ang asukal at asin. And then, ihalo na po natin ang ating wet mixture sa harina. So, haluin lang po natin ito hanggang makabuo po tayo ng dough. So, ito na nga po mga kasosyo, nakabuo na po tayo ng dough. So, next step po na gagawin natin ay ininid po natin ito. Mamasahin natin ito gamit ang kamay. So, mano-mano po natin itong mamasahin. So, kung meron po kayong dough roller or makina, dough roller nyo na lang po para sobrang makinis po talaga ang inyong cheese bread. So ayan, i-knead po natin ito ng mga 10 minutes para sobrang lambot niya po talaga. And after that, i-rest po muna natin ito ng mga 10 minutes. So ayan, so medyo makinis na po ang ating cheese bread. So kapag ganito na po ang texture niya, yung parang hindi na po siya napupunit. So pwede na po natin itong putulin. Okay, so kung gagawin nyo po ito, kung panindan nyo po, ikakat natin ito ng 50 grams para sa 5 piso. Siyempre, pag magkakat po kayo para pantay-pantay po ang inyong putol ay titimbangin po natin ito. Okay, and then next step naman po na gagawin natin ay ipipigura po natin ito. Bibilugin ba? So, bilugin natin ito hanggang sa mabilog natin lahat. Okay, at kapag nabilog na po natin lahat, gagawa tayo ng topping nito. So, ang kailangan lang natin ay 1/2 cup ng white sugar, 1 cup ng third class flour, 1/4 cup ng
milk boy powder. So kung wala po kayong milk boy powder, kahit anong milk powder po okay. And then 150 grams po ng margarine. So haluin lang po natin itong lahat. So hanggang sa makabuo po tayo ng ganitong topping. Kung gusto niyo naman po na medyo pino or hindi buo-buo yung inyong topping, magdagdag na lang po kayo ng flour or magdagdag na tsaka konting sugar para balance po ang tamis ng ating topping. So next step naman po na gagawin natin ay ilulublog natin sa tubig ang ating mga dough. And then syempre diretso po siya sa ating pang-topping. Pagugulungin po natin ito mga kasosyo. So gaya po ng nasabi ko, kung gusto niyo po ng medyo pino lang po yung topping nyo, magdagdag lang po kayo ng harina at saka konting asukal. Kasi ito pong ginawa ko ay, gusto ko po kasi yung cheese bread ay medyo malaki-laki po yung nakikita na topping sa ibabaw, yung parang pinaka-cheese niya. Okay, so isasalansan po natin ito mga kasosyo sa ating baking sheet. Okay, next step naman po na gagawin natin kapag nasalansan nyo na po lahat sa inyong baking sheet ay paalsahin po natin ito ng around 2 to 3 hours. So kung magpapaalsa naman po kayo o kung gusto nyo naman po na umalsa kaagad ay magdagdag na lang po kayo ng yeast para kahit mga 1 hour, pwede nyo na pong isa lang ang inyong cheese bread. So let's say yung nilagay po natin kanina ay 1 tablespoon. So pwede po kayong magdagdag ng 1 teaspoon. Ayan, para medyo madali-dali ang pag-alsa po ng inyong tinapay. And then, so ibibake po natin ito sa preheated oven na 150 degrees Celsius at isasalang po muna natin ito sa baba. So isasalang po natin ito sa baba ng around mga 10 minutes. Sa ganung apoy lang, wag pong masyadong malakas ang apoy mga kasosyo. So mga 150 degrees Celsius lang po, 140 to 150 degrees Celsius ng 10 minutes. And then after 10 minutes po, itataas nyo na po ito. So hanggang sa maging mamula-mula na po siya. So i-bake po natin ito ng mga 10 minutes. And pag tinaas nyo na po, another 5 minutes. So basta na-achieve nyo na po yung mamula-mula niyang ibabaw na kagaya po nito. So pwede nyo na po siyang hanguin. So ayan. Diba? Ang sarap tingnan ng ating cheese bread. So ngayon, titikman natin ito mga kasosyo. So ayan, medyo makunat siya sa ibabaw. Ibabaw lang yun, pero ang loob niya ay sobrang lambot. So ayan mga kasosyo, sana po nagustuhan nyo ang aking recipe for today. Thank you for watching. Abangan nyo pa po ang susunod ko pang video. Bye!